up YouTube, my G, back with another video. And in this video guys, titignan natin gano'ng nga ba kadami yung 200 calories na mga pagkain na lagi natin kinakain, yung mga favorite snacks natin, yung classic Pinoy foods na lagi natin kinakain. Sobrang excited na ako ipakita sa inyo lahat ng pagkain hinanda natin ngayon. Kung excited na rin kayo, huwag na natin patagalin. Let's hop into it. Video na to, itong 200 calories na mga pagkain. And ano ba ang pinakamagandang opening natin? Syempre, yung favorite fast food nating lahat ng mga Pilipino, itong fast food na sariling atin, Jollibee! So, unang-una sa menu ng Jollibee natin ay walang iba kundi Jolly Spaghetti. And yan, ito guys, isang order to ng Jolly Spaghetti. So, ito, sinukat na namin kanina. Syempre, meron tayo, nandiyan lang sa tabi natin yan, yung food scale natin. And ang laman nito ay exactly 200 calories. Yan ay according dun sa data na nakalap natin about sa calorie information ng mga pagkain ni Jollibee. So bubuksan na natin to, titignan natin kung gaano karami yung 200 calories. Ayan, kung mapapansin natin, hindi na ganun ka-jolly ang spaghetti natin dahil sa quantity niya, no, hindi na ganun kadami. Pero yan ang katotohanan, yan ang 200 calories ng Jollibee. And alam natin yan dahil medyo calorically dense ang Jollibee. May mga sauce, may hot dogs, may pasta. Ganun talaga. And masarap naman. And I think it's worth kung talagang pinag-craven mo. Moving on sa pangalawa nating pagkain. Walang iba kung hindi Chicken Joy. And kung ang Chicken Joy naman ang pag-uusapan, eto na. Kung makikita natin 200 calories worth of Chicken Joy. Ayon dun sa data na nakuha natin, ganun pa rin sa calorie information ng Jollibee, ang isang drumstick is around 200 calories. Yung iba ay 210 and depending na lang din yon. Siguro kung gano'ng kadami yung breading, pero ang average is around 200 ang isang drumstick. So, medyo maliit siya and at least masarap. Yun ang gusto natin sa Jollibee. Alright, pangatlo sa listahan natin ay walang iba. Ano pa nga bang partner ng Chicken Joy kung hindi rice? Syempre, lahat tayo kumakain ng rice and ang 160 grams ng rice is 200 calories. So, ito yung isang serving ng rice from Jollibee. Check natin kung 160 grams. And yes, exactly, 162 grams ito. So, I think yung plastic is around 2 grams. So, kudos to Jollibee dahil tama naman yung 1 cup of rice nila. So, ito, 200 calories. Alright, moving on sa pang-apat nating pagkain. Ito, favorite snack ng napakarami sa atin. Steak-o. And ang steak-o has 130 calories per 30 grams. So, titignan natin gano'ng kadami ang 200 calories dito. So, yan, after natin magsukat, we are left with this much. Ayan, kung makikita natin, kulang-kulang 5 piraso lang, 200 calories na. And let's be honest, hindi naman tayo ganyang kumain ng steak-o, lalo na kung nanonood tayo ng movie, kasama natin yung mga kaibigan natin, kasama natin yung pamilya natin, napakadaling umubos ng napakaraming steak-o. Pero yan, be careful tayo dahil kulang-kulang 5. Yung isa ay binawasan pa natin para exactly 200 calories. Ayan, 200 calories na siya agad. Moving on sa ating next na pagkain, punta naman tayo dun sa healthier options na meron tayo. So, punta tayo sa prutas. And itong prutas natin ay ubas. So, magsusukat tayo ng 200 calories worth of ubas. A few moments later. Eventually.
So ayan, ang 150 grams ng ubas has roughly around 100 calories. So nasa 300 grams itong ubas natin. And yan, kung makikita nyo, medyo madami siya compared dun sa mga pinakita natin pagkain kanina. Diyan pumapasok yung volume na makukuha natin sa fruits and vegetables. And ito is 200 calories worth ng ubas. Alright, next natin is another fruit na favorite ng mga nag-gym, no? Dahil sa sikat na potassium content niya. And ito ay saging. So, ang saging naman is medyo mababa lang yung calories niya. Around 225 grams ng saging is 200 calories. And yan, after natin magtimpang, ito ang natira nating saging. Halos 4 pieces, binawasan natin ng konti para exactly 225 grams. Ito ay exactly 200 calories. So yan, 200 calories na yan. Alright, moving on naman tayo sa mga snacks. Itong mga snacks na to, favorite ng mga Pilipino rin to. Kinalakhan ko tong mga snacks na to and it brings happy memories talaga, no? Unang-una nating titignan is Choco Choco. So every 5 grams ng Choco Choco has 30 calories. And ang isang Choco Choco is 5 grams. So ang 200 calories is around, ayan, 7 pieces. So, ito, 210 calories na nga to. So, pwede pa natin bawasan ng konting-konti ito kung ganun kayo ka-strict. Pero yan, tignan nyo yan. Ganyan kakonte yung 200 calories ng Choco Choco. Alright, next sa ating snacks. Ito, favorite ko rin to. Presto Creams. Ito naman ay Presto Creams. Ang isang serving is 150 calories. And ang 150 calories is tatlong biscuit. So, kung 200 calories ang gusto natin, apat na piraso. So, apat na pirasong biskwet. So, ganyan ang itsura nun. So, apat na pirasong biskwet, 200 na agad. Pero para sa akin, worth pa rin to. Kaya-kaya natin ipasok to sa calories natin. Ayan, bago pa maging mukbang video, itong video natin, punta na tayo sa next food natin. So, ang next natin is siomai. And ang siomai, ito ay galing sa Siomai House. So, bumili kami nung frozen pack nila. And lucky for us, merong nutrition packs doon. So, ang 4 pieces, yung isang serving nila is 205 calories. So, kung apat na pirasong siomai is around 200, no? Or 205 calories. So, kung ganun kayo ka-strict, alisin nyo na lang siguro yung wrapper. So, 200 calories na. Isa rin to sa mga comfort food ng napakaraming Pilipino. Nung college days, isa yan sa mga nagsisave ng lunch ng napakaraming estudyante, including ako. Siomai rice, siomai, siomai, siomai rice, siomai, siomai. Ako ay nagugutom, gusto ko siomai rice. Alright, dalawang pagkain na lang ang nasa listahan natin. And syempre, isasama natin dyan, Yatos. Favorite to ni Bro G. Lagi niya itong kinakain habang nagtuturo siya ng mga fitness-fitness niya, no? Habang nanghihiram ng channel. So, shoutout sa'yo, Bro G. Kung hindi nyo nga pala kilala, si Bro G, ilalagay ko yung mga videos niya somewhere here. Specialize niya is Bro Science or yung mga sabi-sabi dito sa fitness. So, hindi man tama yung mga pinagsasabi niya, nakakatuwa naman siya. Ang Piatos has 150 calories per 30 grams. So, kung gusto natin ng 200 calories worth of Piatos, kailangan natin ng 40 grams. So, ipapakita natin ngayon. So, ayan, 40 grams. And lalapit natin sa camera. Hindi ganun kadami. And yung nakikita nyo, ulitin ko lang, 200 calories na yan. Let's be honest, hindi naman ganyan lang kakorti yung kinakain natin, lalo na pag Piatos. So, let's be careful. 200 calories. Grabe. Alright, last but not the least sa ating listahan ay Coke. Bakit wala ng laman? Sinalin namin. Dahil ang Coke has 72 calories per 240 ml. And kung gusto natin ng 200 calories worth of Coke, ganito siya kadami. Medyo madami, no? Medyo madami. And ang pangit naman dito sa Coke, bakit hindi ako
fan ng Coke and bakit ini-encourage nating iwasan yung mga sugary drinks sa fitness, yung mga junk foods natin is dahil extra calories sila, extra calories and unnecessary calories. Mag-switch tayo sa mas healthier, yung kailangan ng katawan natin, water na lang and zero calories pa yun. So isipin nyo, extra lang to. Hindi nyo pa to main meal or main na pagkain, pangdagdag lang, pero 200 calories na siya. And let's be honest, pag napapasarap ang kain, napakadaling umubos. Yan, ganyang kadaming Coke. Alright, that's basically it para sa video natin. Kung nagustuhan mo yung ganitong video, let me know dyan sa comment. And please don't forget to like, subscribe, napakalaking tulong talaga nyan yung share nyo para mag-grow yung channel natin, mas marami makakita ng videos natin, and mas marami pa tayong matulungan when it comes to fitness. Dahil dito, GFAM, sa community natin, we are all about helping each other, giving you the information na kailangan mo para maabot yung mga goals mo. Maraming maraming salamat, and I will see you in the next video. Peace!